Hi guys, welcome to my channel. In this episode, ay pag-uusapan natin ang accept at decline. Bilang isang food panda rider, nature ng trabaho natin na mag-deliver ng food. Pick upin to sa restaurant at dalhin to sa customer. Pero may option ng accept and decline. Ano nga ba ang epekto nito sa ating delivery? Kung mapapansin natin sa scoring criteria ng batch, pinakamataas ang percent ng acceptance rate. Dahil ito talaga ang ating trabaho, ang mag-deliver. So kung madalas ka mag-decline, mas malaki ang negative impact nito sa performance level mo. At kung malahilig ka naman mag-accept, mas mabilis din tumaas ang batch mo at tumaas ang rate mo per delivery. Bilang isang food panda rider, ay responsibilidad natin na i-accept palagi ang order na dumarating. Pero bakit nga ba na-decline ang order? At kailan ba natin kailangang i-decline ang isang order? Pag-usapan natin. Isa sa mga uri ng decline ay ang auto-decline. Kapag mabagal ang internet mo at nawalan ka ng GPS signal, automatic, kahit di mo mapapansin, ay nade-decline mo na ang order. Kaya siguraduhin na may load at malakas ang signal ng iyong mobile data para maiwasan natin ang auto-decline. Isa pang uri ng decline ay ang need to decline. Ito yung order na hindi natin kontrolado dahil nagkaroon ng overreact sa biyahe, tulad ng naflatan ka ng gulong, nasiraan ng iyong motor, or masama ang panahon tulad ng bagyo na kailangan nating itigil ang pagbiyahe dahil safety first. Kaya kailangan nating i-decline ang order kahit hindi natin gusto natanggihan ang order. Isa pang uri ng decline ay ang out of zone decline. Tulad ng ibang system, ang Food Panda ay isang system din na minsan ay nagkakaroon ng glitch. Nagkakamali din siya. So kapag ka nandito ka sa area na to, bigla kang makakatanggap ng order na sobrang layo, na out of zone na. Pwede mo itong i-report sa dispatcher at kailangan mo itong i-decline dahil hindi naman pwedeng puntahan mo ito dahil masyadong malayo to sa area na pinagjujudian mo. At ang pinakahuling uri ng decline ay ang personal decline. Ito yung hindi mo inaccept yung order dahil sa personal reasons mo. Pwedeng nalalayuan ka or traffic sa area na yon or matagal magluto yung restaurant na yon, kaya ayaw mo i-accept yung order. Bilang food panda rider, ay responsibilidad natin na mag-accept ng mag-accept at mag-deliver ng order. Kapag masyado tayong maraming decline, ay malakas na magpababa ng batch at makaapekto sa ating performance. Meron din tayong tinatawag na temporary unscheduled kapag ka lagi kang nagde-decline ng orders. At worst, pwede ka rin masuspindi dahil sa baba ng acceptance rate mo. So mga kapanda, para tumaas ang ating batch, kailangan talaga nating mag-accept ng order. Pero tulad ng napag-usapan natin, may mga times talaga na kailangan natin tong i-decline. So hanggang dito na lang mga kapanda. If you have some questions, just leave it at the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Ride safe mga kapanda. Beep beep sa daan. Hanggang sa muli.